What's up? Ako si Charlene Ascona at gagawa tayo ng ube. Hindi ba ube sa eyeshadow ko saka sa lipstick ko? Parang kumain na ako ng ube pati itong top ko parang root crop. Ang nasa harap ko ay ube, as in legit na ube. Nabili ko to sa Nueva Vizcaya dun sa ano, parang stopover ng Florida bus. Meron pa akong mas nakitang mas malaki dito, as in mga 4.5 na ano, as in ganong kalaki, man. Mas mura to compared dun sa nakita ko mas malaki. So, i-weigh lang natin ito. Mga nasa 2 kilos siya. Stretching na ako. Kasi grabe ang ating workout sa paghalo kay ube, o, di ba? May lupa-lupa pa sa... So ngayon, ikakat lang natin into big pieces para ano, madali kumulo mamaya. Saka para makita natin kung ano naman ang ube halaya. Ooh. Maalog lahat ah. Ito yung itsura ng ube sa loob. O purple yam. Borahe yam. O diba? May lupa. Hindi naman siya mahirap i-cut. Parang potato lang rin. Ayan o. First time ko atang makakita ng ube na hindi jam, ube dansel. Kung gusto mo gawing merienda ng direkta, bigyan mo lang ng kamote treatment sa mainit na tubig. Sa ganong paraan, mas madali ding balatan. Gano katagal, to the point na dumudulas na lang ang tinidor o kung anuman ang mapili mong isundot. See, mas hindi stressful ang pagbabalat kapag binigyan mo ng kamote merienda treatment. Tapos ko nahiwain itong mga purple yam. Ngayon, tikman lang natin kung anong lasa niya na wala pang condensed milk sa mga coconut cream. Lasang kamote. Lasang kamote. Mm. Gato pala to. Oo nga eh. Ibig sabihin lahat ng ube na tikman ko may patamis. Mm-mm. Yun nga eh. Yung ube talaga nagmamarka dito sa kuko ko. Ito yung itsura niya sa loob. So awesome. So, i-grate lang natin. Let's go! Lutuin na natin ang ube halaya. Matapos mag-grate ang ube na dumaan sa kamote treatment, paliguan ng coconut cream. Coconut cream part 2. Kondensada. Kondensada part 2. Kita mo na, kaya naman akala ko natural na matamis ang ube. Heto pa, coconut cream part 3. Haluin magdamag. I wonder kung pwede ang hand mixer dito, pero for some reason, napili ni Charlene brasuhin. You can do it! Come on! You can do it, Barney! Come on! You can do it! Sa kalagitnaan ay in-strain at lumabas na yung magic wand na binili ko sa Lazada. Immersion blender. Naisip ko lang magkaroon kasi minsan gusto kong gumawa ng carrot soup, pero masyadong mainit at risky para isalin sa blender. Kaya ganyan na lang. Naka-immerse na sa ube ngayon. You can do it! Come on! You can do it, Barney! Come on! You can do it! Asin, pampalitaw ng flavor. At sugar pa more. How sweet! Pati shorts ni Charlene, ube. Pero para sagutin ng sarili kong tanong, baka masira ang hand mixer mo kapag ganito na kakapal. Yung KitchenAid siguro pwede, or maghanap ka ng jowa na panadero, parang boksingero din ng mga braso ng mga yon. O ayan, ang specialty ng Baguio in Quezon City, from kamote treatment to Baguio pasalubong treatment. That's beautiful. That's beautiful. That's beautiful. That's beautiful. Stretching lang ako kasi sobrang halukay ube talaga yung ginawa ko, man. As in epicness. Grabe talaga, isang oras ako naghalo. Pwede na ako magmadre sa Baguio, o, di ba? Ito po yung mga paninda kong mga ube halaya. Meron tayong extra large, meron tayong small. Hands down ako sa mga nagbebenta ng ube halaya kasi sobrang sakit talaga sa likod. Mas madali pa yung leche flan kaysa sa ube halaya. Ganun level. Ngayon, kapag may makita kayong ano, yung ube na pinakita ko kanina, yung isang buong ganun, type nyo lang sa YouTube, Luis and Charlene Ascona videos, ube halaya recipe. O, di ba? Sige, bye-bye! Bigat! Aray ko! Sakit! Babe, massage mo yung likod ko!